And hello, kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. This is Sir Lupet at kung bago ka lang sa channel na to, inaanyayahan kitang mag-subscribe. So weekly nagpo-post po tayo ng mga video, tayo nag-upload ng mga video na may kinalaman sa grade 7 hanggang grade 10 mathematics, mga fundamentals sa mathematics, especially sa general mathematics at pre-calculus para naman sa mga senior high school. So, last time po yung video natin na pang grade 8 ay tungkol sa addition and subtraction of rational algebraic expressions. So ngayon naman, pag-usapan naman natin ang multiplication and division of rational algebraic expressions. So although tong lesson na to ay pang grade 8, talagang pang grade 8 dahil dito yung simula. So malaking tulong po ito dahil magagamit mo na to hanggang grade 9, grade 10, at kahit na grade 11 or grade 12 o kahit nasa college ka na ngayon, magagamit mo ito. So para sa mga napag-aralan na to, reviewin natin para naman sa mga bago pa lang ay pag-aralan naman natin. So bago tayo magsimula sa mga rational algebraic expressions, magsimula muna tayo sa mga basic lang, mga fractions. No, so recall lang natin, kapag nag-multiply po tayo ng fractions, minumultiply lang natin yung numerator by numerator and denominator by denominator. So 1 times 1 is 1 and then 2 times 2 is 4. So therefore, 1 half times 1 half is equal to 1 fourth. Yan po yung sagot. Next, multiplication muna po tayo. Ibig po sabihin itong solid dot ay multiplication. Okay? So sa ibang references, makakita kayo ng asterisk or makakita kayo ng parenthesis. Pero ibig sabihin po nun ay multiplication pa rin yun. Okay, so next, we have 5 over 2 multiplied by 6 over 5. So 5 times 6, 30. 2 times 5, that is 10. Okay, and then pwede pa natin isimplify ito. So 30 divided by 10 is 3 over 1. Diba? Or pwede nang 3 na yan. Then lastly, meron tayo dito. So always remember, kapag meron tayong negative, minultiply natin sa positive, ang sagot ay negative. So dyan pa lang, alam na natin, negative na ang sagot. So negative 5 over 2 times 2 over 7. So 5 times 2 is 10. And then 2 times 7 is 14. Now itong sagot natin ay reducible pa sa lowest term, which is, so para malaman yung divide natin, numerator and denominator by 2. So 10 divided by 2 is 5, then 14 divided by 2 is 7. So ito na po ang ating answer in simplest form. So yan po yung mga parang warm up lang muna natin. Now, proceed naman tayo sa division. Okay, so burahin ko ito. So para naman po sa division ay ito ang mga considerations natin. So whenever na nagdi-divide po tayo ng fractions or rational algebraic expressions, always remember na kailangan po nating baliktarin or kailangan nating kunin yung reciprocal ng pangalawa. Okay, ano nga ba ulit yung reciprocal? So yung reciprocal po, para mas madali nyo siyang matandaan, parang siya lang yung kabaliktaran. Pero hindi siya laging ganun, no? So let's recall kung ano yung mga parts ng ating division of fractions, no? So itong una po, yun yung tinatawag nating dividend. Then this is the division symbol. And then itong pangalawa, yun yung divisor natin. And then yung magiging sagot ay tawag po doon ay quotient. Now, ang ruling po natin sa division, so division po tayo, division. Yan. Ang ruling po dyan ay, we get the reciprocal po nung divisor, and then, ang susunod natin gagawin is we will proceed with multiplication. So, paano yun? So, dito, simulan natin. So, 1 half divided by 1 half. So, first, copy lang po muna po natin to. Then, pagkatapos po nyan, magpo-proceed, papalitan muna po natin to. Yung reciprocal po ng 1 half is 2 over 1. Okay. So, para madali nyo siyang tandaan, parang kabaliktaran lang. Pero may checking pa nyan, no? So, ang checking po nyan, ang reciprocal po talaga by definition is, it is any integer or any expression na kung saan kapag minultiply nyo po sa given, ang sagot ay 1. So, mag-example muna tayo. Bakit natin nasabi na ang reciprocal ng 1 half ay 1? Kasi po, 1 half times 2 over 1, ang sagot po dyan is 1 times 2, 2. Then 2 times 1 is 2. So kaya po ganyan, ibig sabihin yan, 2 divided by 2, that is 1. Basta po naging 1 ang sagot, ibig sabihin po, itong 2 over 1 ang kanyang reciprocal. Okay. So yan po. That's why, ang ginamit po natin ay 2 over 1. Now, so dito, to simplify further, pagkatapos po nating pagpalitin, ang susunod na po natin gagawin is magpo-proceed naman tayo with multiplication. Yan. So, paulit-ulit lang po itong process na to. And then, we will have 1 half
So ano na to? 1 half times 2 over 1 will have 2. 1 times 2 is 2 and then 2 times 1 is 2. Or the answer will be 1. Okay. So remember, nagsimula tayo sa given. Ito po yung given. 1 half divided by 1 half. And then naging kinuha tayo reciprocal ng divisor. And then nag-proceed tayo sa multiplication. And then ito na po yung sagot. Next, apply natin dito. So first step is copy muna natin. And then palitan natin ito. Or wag muna pala. And then kunin natin yung reciprocal. Ang reciprocal ng 6 over 5 ay 5 over 6. And then proceed na tayo with multiplication. So tandaan nyo po yun, pagka nakuha nyo na po yung reciprocal ng divisor, punta na po tayo sa multiplication. Then we will have 5 times 5, that is 25. Itong part na to, itong nasa taas. 5 times 5 is 25. And then 2 times 6, that is 12. And since ito pong 25 over 12, eh, hindi na po reducible to simplest form, yan na po ang ating final answer. Okay? Next, dito naman po tayo, negative 5 over 2 divided by 2 over 7. So first step, copy muna po natin. And then ang reciprocal po ng 2 over 7 ay 7 over 2. And then, next step is, let's proceed with multiplication. So, pag multiplication na po, always remember, kapag negative times positive, ang sagot dyan ay negative. And then, multiply the numerators, 5 times 7, that is 35. And then, 2 times 2, that is 4. And since ang negative 35 over 4 po, ay hindi na po reducible to lowest term, ito na po ang ating answer. So, yan pong mga binigay kong example ay review lang po ng ating multiplication and division of fractions. Now, pagka naging rational algebra expressions na po siya, so, sabi nga po yung algebra ay study ng numbers, no, ng letters, no, yung mga variables and constants, at kung paano sila minamanipulate to solve a problem. So, yun. So, dito, parang lalagyan lang natin ng mga letters ang lahat ng ito. Okay, so, mabigay tayo ng example. So, multiplication. So, for multiplication, ito po gagawin natin. For example, we have 2x over 5. Tapos, imu-multiply natin siya sa 5x over 3. So, kapag ganito po, so, paano na siya simplify? So, numerator times numerator lang. So, I advise na panoorin nyo po yung laws of exponents na video natin. So, makakatulong po yun dito. So, 2 times 5, that is 10. And then, x times x is x squared. So, loss of exponents. Addition of exponents lang yan kapag multiplication. And then, 5 times 3, that is 15. And then, we will have simplest form natin yan. We have, divide natin numerator and denominator by 5. So, 10 divided by 5, that is, ano po yung 5? Yung 5 po yung kanilang, yung kanilang greatest common factor. No? Kung ifa-factor po natin yan, we will have 5 times 2 times x squared. And then we will have 5 times 3. Okay. So dito po makikita natin na parehong may 5 ang numerator at denominator. So with that, kalasin po natin 'yan or ika-cancel po natin and then magiging sagot na lang po is 2x squared divided by 3. So ito po ang sagot natin sa multiplication of rational algebraic expressions. So ito po ang answer natin. Okay? So, ito pong 2x squared over 3 ang simplest form ng 10x squared over 15. Now, let's try another example. Okay, so let's have some binomial, no? Ayan. Paano kung naging ganyan na siya tapos merong x plus 6 dito sa taas? Ayan. So, how will you simplify this kapag ganyan? So, huwag kayong kabahan lagi, no? So, numerator times numerator lang. So, para di kayo mahirapan, let's just regroup them first. So, we have 2x sa numerator and then multiply natin yan sa x plus 6. And then, alam nyo na gagawin dyan. Distribute lang natin yan. And then, 5x. So, unahin natin isulat yung 3. So, wala naman pong problema yan kung ano yung unahin yung isulat, no? 5 plus x. Okay? So, again, 2x times x plus 6. And then, 3 times 5 plus x. Okay. And then simplify natin yan. We will have 2x times x, that is 2x squared. Inuulit ko po, pwede nyo pong panoorin yung video tutorial about sa laws of exponents. Makakatulong po yun dito. And then 2x times 6
is positive 12x. Okay, and then sa denominator natin, we have 5 times 3 or 3 times 5, that's 15, plus 3 times x, that's 3x. So, ayan na po ang ating sagot. Since hindi wala nang pwedeng makancel dito or hindi na po siya pwedeng ma-express in simplest form. Okay. So, the answer, recall lang natin, 2x times x is 2x squared, 2x times 6, that is positive 12x, and then 5 times 3, 15, and then 3 times x is 3x. So, let's give our another example. So, lagyan natin ng minus, okay? Para maiba naman, so negative. Okay. Yan. So, napapansin nyo po, mga basic lang po ang aking binibigay dito. Kasi po, pag alam nyo na po yung basic, madali nyo na lang maintindihan po yung medyo mas complex pa. No? So, sa mga susunod na video po natin, expect na mag meron pang mas complex sa mga bagay na ginagawa natin ngayon. Okay, again, multiplication po tayo. Multiplication of rational algebraic expressions. So, ang mangyayari po dito, how will we simplify this? So, same process lang po. Kopyahin natin itong 2x squared. Then, ilagay natin yung x minus 5 sa loob. So, ang ina-apply po natin dito ay algebra, ay distribution po, no? So, dinidistribute lang natin siya. And then, pwede natin unahin itong 6x na isulat. And then, pwede rin natin isunod itong 5 minus x. Multiplication po tayo. Okay. Then after that, anong susunod? So 2x squared times x. So we have 2x cubed. Then 2x squared minus 5 or times negative 5, that is negative 10x squared. And so again, 2x squared times x, 2x cubed, and then 2x squared times negative 5, that is 2 times 5, 10x squared. And then sa denominator, so we have 6x times 5. Ano ang 6x times 5 natin? So yan ay 30x. And then minus 6x times negative x or 6x times x na lang dahil nasulat ko na yung negative dito. So we have 6x squared. Okay, recap lang natin anong mga nangyari dito. So anong nangyari po dito is sa denominator, we have 6x times 5, that is 5 times 6, 30x. And then, 6x times x is negative 6x squared. Ayan, so meron tayong operation sa gitna. Okay, so mapapansin nyo po dito, kung tatanungin ko po kayo, pwede pa ba siyang ma-factor? So, i-apply po natin yung factoring ng polynomials. So, napapansin nyo po, lahat sila ay pwede nating, meron silang tinatawag na greatest common factor. Ano po ang kanilang greatest common factor? Na kung saan ginagawa natin para or greatest common monomial factor para merong ma-cancel or ma-simplify pa natin siya. So, mapapansin nyo po, pwede si, lahat sila ay divisible. Yung mga numbers po, 2, 10, 30, and 6 ay divisible po sa 2. Okay? And bukod doon, ang pinakamababang exponent po dyan ay yung x. So, therefore, ibig pong sabihin yan, pwede nating ilabas yung 2x at ilabas din po yung 2x sa baba. So, factoring by GCMF, may video rin po tayo dito kung yung mga polynomials ay mayroong greatest common monomial factor. So, sa ganitong paraan po natin sila fina-factor. Una, kunin natin yung kanilang greatest common monomial factor. So, dito naita natin, 2x po yun. Yan. Now, how will we simplify this? So, i-divide po natin itong 2x cube sa nasa labas na 2x. So, magiging 2x, magiging x squared na lang po yan. And then, 10x squared. Ito po, itong part na to, divide yan natin sa 2x, magiging 5x. Okay? And then sa denominator, we will have 30x divided by 2x, that's 15. Okay? And then minus 6x squared divided by 2x, so 3x. Now, masyado o siguro kayo naguguluhan. Alam nyo po, kapag ganito, pwede nyo siya laging i-check whether to determine kung tama po yung sagot natin. Okay? So, burahin ko muna itong part na to. So, nakikita nyo po dito ngayon, ito po yung factored form niya, no? Ito yung factored form. Now, paano natin malalaman kung tama yung factored form natin? So, by distribution, malalaman po natin. So, 2x times x squared, that is 2x cubed,
2x times negative 5x, that is 2 times 5, that's 10, negative 10x squared, ito po yung sagot. And then 2x times 15, that is 30x, ito po yung sagot. And then 2x times negative 3x, that is 6x squared, ito po yung sagot. Okay? So after doing lahat po ng yon, lahat ng paraan na ginawa po natin, so we can now cancel itong 2x tsaka 2x. So yan po ang ating basic ng laws of exponents. Kapag magkapareho po ang numerator at denominator, we cancel that. Okay. So matitira na lang po dyan ay itong part na to. So itong x squared minus 5x. Yan. And yung ating 15 minus 3x. So therefore, ito na po yung ating final answer sa ating multiplication of rational algebraic expressions, yung example number 3 natin. Okay. So now let's proceed na po sa ating division. Okay. So for division naman po, ang gagawin lang po natin is papalitan ko muna yung sign and then I'll apply division. Okay. Now ano po lagi yung first step kapag nagdi-divide po tayo? So kapag nagdi-divide tayo, we just copy the expression first and then we change or we get the reciprocal of the numerator or the divisor, no? So yung 6x mapupunta po sa ilalim. Yung 6x ay mapupunta pala sa numerator. And then tong x minus 5 ay mapupunta naman po sa denominator. Yan. So yan po ang pinakasimpleng paraan kung paano po natin kinukuha yung kanyang reciprocal. Now after getting the reciprocal, ang susunod po na step na gagawin natin ay mag-proceed na po tayo sa multiplication. Yan. So division na po tayo, ha. So pag division, get the reciprocal of the divisor and then proceed with multiplication. Okay? And then let's just simplify this. So meron tayo ditong nakikita na 2x squared times 6x. So ano po makukuha natin sa sagot diyan? So 2x squared, that is 2 times 6 muna, so 12. And then x squared times x, that is x cubed. Yan. Para di po kayo mahirapan, unan nyo muna pong pag-multiply yung numbers. So 2 times 6, 12. And then yung variables, x squared times x, that's x cubed. Now, dito po makikita nyo, we have 5 minus x and then x minus 5. So bago po tayo magpatuloy, magkaiba po ang 5 minus x sa x minus 5. Magkaiba po yan. So if we're going to assign particular value para sa x, for example, 1, 5 minus 1 is 4. So kung 1 naman ipapalit ko dito, 1 minus 5 is negative 4. So magkaiba po yan. So, pero dito, kailangan natin silang i-multiply. So, by multiplying, kailangan natin i-apply yung FOIL method. I also advise you, I recommend you na panoorin nyo po yung video tutorial natin about naman sa FOIL method and multiplication of binomials. Meron po yan. So, ilalagay ko po yung link sa baba. Next. So, 5 minus x, x minus 5. So, first term po natin is 5 times x. We have 5x. Next. Ang atin pong outer term. So, ang outer term natin will be 5 times negative 5, that's negative 25. And then, kanyang inner term, we have negative x times x, that's negative x squared. And ang kanya pong last term is negative x times negative 5, that is positive 5x. Okay. Now, paano po natin to isi-simplify? So, to simplify this, so, ang gagawin po natin, simplify natin yung kanyang denominator dahil yung kanyang numerator ay okay na, 12x cube. Sa denominator niya po, makita niyo po meron tayong like terms. Ano-ano yun? Yung 5x. Ito. 5x plus 5x, that is 10x. Followed by negative 25 and then followed by negative x squared. Okay. So, ito pong answer natin ay pwede na rin yan ang ating sagot, no? Pero makikita nyo po sa mga ibang references, they try to arrange this according to the degree or sa pinakamataas na exponent. Kaso nga lang po, magiging inconvenient na po para sa inyo kasi ang x squared po natin ay negative. So, we can express the final answer like this. So, since wala na pong pwedeng ma-answer dyan, ayan na po ang ating final answer. Okay? So, let's give another example para naman sa ating division. Okay? So, magbigay tayo ng medyo madali lang. So, for example, we have x plus 6 dito sa taas and then meron tayong
Lagi natin dito ng x squared. Sabi ni sir, madali lang daw, pero kahirap naman. Okay, 12x plus 36. Okay. And then dito sa baba, meron tayong x minus 5. Then dito sa abila, meron naman tayong x squared minus 10x. 10x! Minus 10x plus 25. Ayan. Ayan, so paano natin isi-simplify ito ngayon? So division ang ating operation. So x plus 6 divided by x minus 5 or over x minus 5 divided by x squared plus 12x plus 36. And then divide daw natin siya sa over x squared minus 10x plus 25. Okay. So ano ulit first step natin? Ang first step natin ay kopyahin muna, and then we're going to get the reciprocal nung kanyang pangalawa, nung divisor. So ito pong denominator natin ay pupunta sa taas. And then ang kanyang numerator naman ay papupunta sa ilalim. Okay? Then afterwards, proceed na po tayo sa multiplication. So I'll just copy this. And then palitan natin yung operation. Yung operation natin will be multiplication. Okay. So how will we simplify this? Okay. So kung mapapansin niyo po, itong binigay ko po ay binubuo ng dalawang binomial sa kanyang dividend, at meron tayo ditong dalawang perfect square trinomial. So bakit ko nasabing perfect square trinomial? Pansinin po natin yung kanyang first term, perfect square po yan. Ang kanyang last term ay perfect square din, same with the denominator. And then yung kanya pong middle term ay sum po ng dalawang number. So ito ay negative 5 plus negative 5, and then ito naman ay 6 plus 6. So therefore, kapag ganun po yung considerations or mga bagay na nakita natin, pwede po natin siyang i-factor. So I advise na panoorin nyo rin po yung tutorial natin about po, naman po sa factoring perfect square trinomials. So lagay ko rin po yung link sa baba para po mapanood nyo siya. Okay? Or sa playlist na lang din po natin na Mathematics 8 dito sa Sir Lupet TV, nandun po yun. Makikita nyo po siya. Kompleto po yun. Okay? So dito, ang susunod na step natin gagawin ay ifa-factor natin itong divisor natin na kung saan nakuha na natin yung reciprocal niya, diba? So paano natin ifa-factor yan? Take note, ang factor ng x squared minus 10x, first gagawin natin ay kunin natin yung square root ng first term. And then, since ang kanyang middle term ay negative, so negative yan. And then, anong square root ng 25? That's 5. Okay. And then, para po magawa natin yan, pwede natin lagyan ng square. Yan. Yan yung simplified form niya. Lalagyan mo na lang ng square. Ibig po sabihin nito, ang katumbas po niya na idalawang x minus 5. Hindi po 2 times x minus 5, kundi x minus 5 times x minus 5. Katulad po nitong gagawin ko. So, pinakita ko sa inyo yung mga iba't ibang forms niya. Yan. Then, ganun din po sa ilalim. Sa ilalim naman po, this will become, pag finactor natin, this will become x plus 6. X plus 6 times x plus 6 po yan. So, same process lang. Kunin natin square root ng first term, which is, ito, x squared, x po yan, and square root ng 36, that is 6. Yan. And always remember na pwede nyo itong i-check by way of FOIL method or by way of technical knockout. By way of distribution. Okay. So, mapapansin nyo po dito sa by just observing, makikita nyo po na meron tayong x minus 5 dito, and then meron din tayong x minus 5 doon sa taas. So, sa point po na yun, pwede, that suggests na pwede tayong mag-cancel. No? So, ika-cancel po natin x minus 5 dito, and then x minus 5 din dito sa baba. So, matitira na lang po dito sa taas ay x plus 6 multiplied by x minus 5. Or wait po pala. Okay. So, mapansin nyo rin pala, meron tayong x plus 6 dito sa numerator, and then meron din tayong x plus 6 dito naman sa ilalim. Okay. So, kapag ganun po yung nangyari, mapansin nyo po, ito pong dalawang ito, itong x minus 5 at saka x minus 5, makakancel po yan. Itong x plus 6
at saka x plus 6 dito sa baba, makakancel din po. So therefore, ano pong matitira sa taas? Taas po ang matitira, x minus 5 na lang po. And then sa ilalim po, x plus 6 na lang po ang matitira. Yan. So ito po ang ating final answer. Ayan na po ba ang ating final answer? So check lang po natin ulit. So meron tayong x plus 6 sa taas, and then meron tayong x plus 6 sa ilalim. So with that, matitira na lang dito ay 1. Cancel po siya, 1. And then to magiging 1 na lang din po. Now meron tayong x minus 5 sa numerator. Magiging 1 na lang din po yan. And then x minus 5 din sa denominator nitong dividend. So napapansin nyo po, ang matitira na lang dyan ay x minus 5 at divided by x plus 6. So therefore, ito na po ang ating final answer. Okay? And yan po ang ating discussion para sa multiplication and division of rational algebraic expressions. Again, this is Sir Lopet na lagi nagsasabi na pwede mo itong i-share, pwede ka rin mag-subscribe dahil libre lang naman yan. At i-share mo to, ipahagi mo sa mga klase mo na nagre-review o ngayon palang pinag-aaralan ang rational algebraic expressions. Again, this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon, dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat at ingat ka, nasan ka man. God bless you. Thank you.